Ayun, magandang araw muli sa inyo, mga ka-fishing. Grabe, parang nalibago ako kasi kaagad-agad meron po kaming upload. Yan, meron kaming spot na pinunta ni Paul. Ito, medyo malayo to sa amin. Pinagpamanan namin dati ito, mga ka-fishing, kaso nga lang, ayan, tagal namin hindi pumunta. Yan yung spot. Pero dito kami magsisimula. Tignan nyo naman po yan, oh, grabe, napakakapal ng water lily, oh, parang petchay, yan ang sabi ng mga nag-comment, eh. So, ang unang gawin po namin is iti-check muna ni Paul kung kayang pasukin o hindi. So, yan, pasukin niya muna, titignan kung kaya talaga. Pero medyo malalim to, mga ka-fishing. So, yan, pumasok na si Paul. Tignan natin kung saan gagalaw dyan, mga ka-fishing. Ayan. Ayan yung spot, oh. Grabe, ang kapal ng water lily. At saka sa bandang dulo, merong mga parang grass. So, ayan, abangan natin kung saan gagalaw si Paul. At tatanungin natin kung kaya ba talagang pasukin. Ayun, oh. Kaya. Yun. Kaya daw, mga ka-fishing. So, pasok na rin. Sugod na rin, mga ka-fishing. Ayan. So, dito rin ako papasok. Tignan natin, tignan nyo po, oh, ganyan kadilim kasi napakakapal ng water lily, oh. So yan, kailangan natin ng flashlight, oh, mga silap, oh, eto kagad-agad may target. Yan ang bilis. Kaya, sa pool, mga ka-fishing, oh. Yan, eto yung mga eksena talaga pag masukal yung mga spot. Parang gabi din, kaya ayun, maamoy yung mga isda. Kaya agad-agad meron tayong isang huli. So, pero katamtama lang yung size. Mga 3 fingers lang po siguro yan. Pero okay na yan, mga ka-fishing. So, balik sa tubig, hanap ng target. Uy, meron na naman. Steady lang, hindi gumagalaw. Whew, grabe. Ang lakas talaga ng pana na bigay ni Sir Romel Vergara. Thank you, Sir Romel. Sana napakaganda, napakalakas po ng mga pana na binigyan niyo po. So, yan. Yan, lalabas ko sa butas ko, mga ka-fishing. Eh, tignan nyo naman kung gaano kahaba o gaano kakapal itong water lily itong pinagpapanaan namin. Oho, tignan natin kung anong size, mga ka-fishing, kung gaano kalaki itong nahuli ko, oh. Hirap lang pumesto kasi syempre napakakapal ng water lily. So ang pangalawang huli natin, iyan, medyo katamtaman din, mahigit 3 fingers, mas malaki kaysa unang nahuli ko, oh. So yun, nakita nyo, lumusot yung isda sa lubid kasi ganun kalakas ang pana namin. As in talaga, oh, lulusot yung bala. Kasi ang pag ang spot ay puro water lily, mga ka-fishing, malinis sa ilalim. Kagaya niyan, oh. So yan. Uy, nakatalikod. Antayin natin saglit na mag-side. Ayan, oh, huling-huli ng gitna yan. So yun, walang kawala pag ganung nag-side. Huling-huli, mga ka-fishing. Yung ina talaga yan pag natamaan mo sa gitna. Wala nang kawala. So ito, oh. Tignan natin. Yun, oh. Mas malaki kaysa mga, yan, unang dalawang nahuli ko. Parang magkakasize po, ano. Yan, so pwede na yan, mga ka-fishing. Nagmayat nga talaga tagpana. Grabe. No, kastoy, dagiti spot, nasa mark. Kasi siguradong madaragiti lamos na. Pero yun lang, ganyan, oh, napakadilim. Yan, kung wala kang flashlight, as in, wala ka talaga makikita, oh. So, ito, ito, uy, pabilis, oh. Grabe, may mga eksenang ganon. Hindi lang puro, sa pole, hindi. Kita nyo po yun, buwelta, eh, kaya hindi natamaan. So, yun, balik sa tubig. Yan, hanap tayo ng ibang target. Ito, ayan, medyo maliit, mga ka-fishing, oh. Yan, pass muna tayo. Papalaki muna natin yan. Yan, hanap-hanap. Pero pwede sa baling ang target kasi basi, dahil ito to. Pwede, pwede na sana. Pero naku, napakasukal. Ayokong tamaan yun, mga ka-fishing. Lulusot yung bala ng panang hirap ng galin. So, pass muna tayo doon. Nagbirok tayo sa baling ang target. Eto, naku, ano ko, napakasukal sa likod. Ay, hindi.
Hindi ko tinamaan yun, mga ka-fishing. Hirap tanggalin yung bala eh. Pag sumuksok, grabe, as in sundan mo yung tali para mailabas mo yung bala kasi sumasabit yung abani ko. Eto, na, walang kasabit-sabit. Kaya yun, tinamaan na natin sa pool. Tali, ayan, oh, good size. Pwede na yan, mga ka-fishing, oh. May 3 fingers na yan, pero sabihin ko hindi haabot sa 4 fingers. So yun, mga ilang piraso nang nahuli natin. Ayan, steady lang. Nako, napakadaling i-target to. Sa gitna ko tatamaan. Yun, sa pool ulit. Gitnang gitna, mga ka-fishing. Walang kawala, oh. Pero yun lang, medyo malalim yung part na to, oh. Kaya hanggang, ano yun, lampas bibig. Medyo nahirapan ako dyan, mga ka-fishing, oh. So yun, pwedeng-pwede na yan, mga ka-fishing. Mahigit na 3 fingers na po yan. Balik sa tubig, hanap ulit ng target para mabilis, makarami tayo. Eto, grabe, napakalaki mga ka-fishing. Uy, anong nangyari? Grabe, tawas, hindi tinamaan. Tignan natin yung slow-mo. Ayan, tignan natin. Sayang, mababa yung tira, mga ka-fishing. Oh, biglaan kasi yun. Grabe, napakalaki sana yun. Mahigit na 5 fingers sana yun, mga ka-fishing. Eto, silat. Ang laki din. Pero pass muna tayo sa silat. Eto malaki, oh. Yung malaking tilapia sana. Sayang mo, the giant. Huh, may mga ganon na hindi lang laging sa pool. May mga tawas din. Pero eto, oh, gitnang gitna. Oh, mga ka-fishing. Ayan, oh. Kasi nag-side. Sayang si pool, oh. Nasa kaliwa ko si pool. Dito naman ako sa kanan. Tinamaan ka yung sarap niya, oh. Pwede na yan, mga ka-fishing. Yun, tumagos ulit, lumusot sa lubid dahil napakalakas nga pong panang ginagamit po namin. So yun, eto na, papakita ko sa inyo kung gaano kalaki itong nahuli ko. Hirap lang pumaes to dahil napakasukal, mga ka-fishing. Yun, oh, hindi ko halos may labas, may pakita. Yun, good size, mga ka-fishing. Pero yung hindi tinamaan sana yun ang napakalaki sana. Pero dalag, ang dali. Uy, grabe, sana matamaan ko. Huh, wala, mga ka-fishing. Kinapa ako dyan, eh, hindi tinamaan. Mas maganda sana kung nakaharap. O di kaya sa bandang ulo ko tinamaan para sigurado. Pero mabilis yun, mga ka-fishing. So, basta na itutok ko na yan. Kinalabit ko na, pero yun, hindi tinamaan. Yan, sa pool. Whew. Pero yun, sayang yung mga hindi tinamaan. Yun pa naman yung mga malalaki, mga ka-fishing. Sayang, grabe. Laki nung isang tilapia, eh, may git na 5 fingers. Tapos yung dalag, ayun, medyo malayo yun. Pero malaki yun, mga ka-fishing. Sayang, pero ganun talaga, may mga tawas din. So yun, ayan, oh, pwede na rin to, good size. Eto na yung last na huli ko, mga ka-fishing. Tama na, yan, pwede na po yung mga pinagsamang huli namin ni Paul. So sapat na yun, mga ka-fishing. Kaya lalabas na ako dito. Yan, eto yung eksena pag palabas, mga ka-fishing. Lalo na kung ganitong klase ng dabo. Kung parang grass, nako, matalim yan, nakakasugat yan ng skin. Pero dito naman ako natapat na lalabas, kaya ganyan. So kailangan akyatin mo yan, dadaan ka sa ibabaw kasi mahirap sa ilalim yan dahil masukal, makapal. Hindi pwedeng butasin. So yun, lapit na akong nakakyat. Tignan nyo po kung saan ako galing. Yan, dyan ako galing, mga ka-fishing, dyan ako lumabas. Ganyan yung mga eksena. Dito naman ako nagpano, oh. Eto na yung dulo ng spot na pinagpalaan namin. Akyat na po ako, mga ka-fishing, at ipapakita ko sa inyo kung anong itsura pag malayuan yung mga spot na pinagpapanaan namin. Parang walang tubig pero meron pala. So yun, mga ka-fishing, eto na yung part 1. Siyempre may part 2 to kasi yung mga nahuli din ni Paul. So yan yung pinagpalaan namin, oh. Yan, at yun, wala munang shoutout, sa part 2 na lang po yung shoutout. At maraming salamat po sa inyo, thank you so much po talaga.
na kayo po yung nanonood sa mga simpleng video po namin. At yun, maraming salamat po at hanggang sa muli po.